Hi guys, nakabili na tayo ng isda. Ayusin ko lang yung aking camera ha. Hi, nakabili na tayo ng fish. Punta tayo sa kitchen ko ha. Punta tayo sa kitchen ko. Gusto na ano ko kasi ihaw na bangus. Kaya tayo ay mag-iihaw. Nabangos. Ito yung nabili natin guys. Usually nagpapa-boneless ako, yung bayad ay 10 pesos. Eh, may nakaprepare na doon kanina. Pagkasan na natin yung aking, tumili ako ng kamatis, 20 pesos to. 20 pesos, maliliit kasi. Pero pwede na rin nalagay natin sa inihaw na bangus. Tulasan ko lang yung ating bag na ginamit kanina. Kung saan yung linyas yung makulan niya, yung mga parts ng ibay. Ito, tingnan natin. Itong isa ay worth, ano, ito daw yung presyo niya. Ay worth 145. Ano ba? 145 yung isa. Ganito siya kalaki. Boneless na siya. Wala na siyang tinik. Tapos wala nang kaliskis. Malaki na rin siya. Tapos itong isa naman, kasi hindi naman kasya sa amin yung isang inihaw maghapon. Ito yung isa ay 150 kaya 295 lahat. Boneless na rin siya, wala nang tinik at wala nang kaliskis. Buti nga may nakahanda na kasi pag hindi, magbabayad ka pa ng additional 10 pesos pag magpa-tanggal ng ano. Pag nagpatanggal ka ng tinik sa fish, pero kasama na sa price yan. Ngayon, hugasin muna natin yung isda natin. Bagong gawa lang naman daw nila ito. Malalaman nyo naman kasi malambot pa siya. Ay, matigas pa siya. Hindi pa siya kulantay. Hindi pa siya maano pa siya. Fresh na fresh pa yung isla. Fresh na fresh pa. Pagasan lang natin. Mabuti. Patuloyin muna natin yung tubig. Pag nag-iihaw ako mga kabeshes, guys, may kamatis, ito po ang kamatis. Masisarap kasi mas maraming kamatis. Ito. Halagang 20 pesos yung kamatis. So, medyo mahal ang ulam natin. Kasi ang mahal ng mga presyo ng isda. Inabot ng 295 ang dalawang bangin. Boneless na yan. Pwede na rin, dalawa naman siya at malalaki. Tamatis. Tapos, sibuyas. Lagay muna natin dito.
i-slice natin yung tomatis. Friday po kasi ngayon, labada day ko, kaya sa Friday at Saturday po ako naglalaba. Dalawang araw sa isang linggo. Kasama niya yung side mirror mo, pinunasan. Tapos pwede na isang sibuyas lang kasi marami naman tayong kamatis. Nalagyan pa natin ng bawang. Inihaw tayo ngayon. Pero yung pag-iihaw ko kay guys, ano lang siya, top grill lang. Meron akong panaihawan na kasi ibabaw lang ng stove. Kasi matrabaho pag uling-uling. Pero ako tuloy mas masarap yung inihaw na lutos talaga sa uling. Mas okay yun. Kasunod na lang, nabili pa ako ng ihawan na hindi uling. Meron ako dati, made of ano, semento, nabi ako na sa katagalan, pero matagal ko din siyang magamit. So, hiwain na natin ito. Mga panghalo-halo. Hindi na ito marimisin natin ito. Kasi pagbili natin, nag-usalan ako ng sinain. Hindi ako kakain ng panisab ngayon guys kasi busog ako. Kahapon, gabi na ako kumain. Susunod, hindi ko na gagawin yun. Kahapon lang eh, manitsa, ginutom ako. Kaya kumain ako ng ano, may natira pang sinigang. Inubos ko na lang. So, konting kanin. Yun na lang, parang busog pa ako hanggang ngayon. Hindi na ako sanay talaga. Hindi ko na uulitin kumain sa gabi. Mabigat sa katawan. Inatake ako ng gutom eh. Nakapagta ngayon. Magsi-7 na. 6:30 yata ako kumain. Dapat 3 o'clock or 4 pwede. Kaya yun, medyo tumas ang sugar ko kasi kumain ako sa gabi. Yan ang sikreto mga beshies para kung ayaw nyo tumaas ang sugar, kumain kayo once a day lang ng rice at sa hapon pwede mag rice pero konting-konti lang para kailangan lang yung biskuit lang tinapay. After 4 o'clock wala nang kakainin, tubig-tubig na lang. So hiwain naman natin ang ating kamatis. Paliwanag na ngayon. Yung napansin ko kasi, mga beshies, pag kumain ako ng gabi, yung after 4 or 5, tumataas sugar ko. Check ako kanina. From 157, naging 167. Kaya, diet-diet ulit. Pero, kaya ko naman siya pababain kasi hindi lang ako kumain yung ng ano hapon ng rice, bumababa ang sugar ko agad. Ang sugar kasi parang depende lang sa kinakain natin. Kailangan mag ano talaga tayo, bantayan natin yung bawat intake ng pagkain natin kasi doon tayo nagkakaroon ng maraming sakit. May sakit pag tayo lang ko rin sa huwag na kumain ng pandesal rin kasi para ano ha? Nikit
Tingin mo nilang marami, nagkakarito pa yung nila. Uwis ka pa rin yung kamay, iba pa rin yung maghuhugas rin. Andiyan pa rin. Uwis ka pa rin dun sa CR. E dito, siya mo dito. Hawakan mo yung tinpan diesel, may alcohol. Maasyagaan kasi anak ko, maya alcohol, maya alcohol. Yung binibili ko alcohol dito, galon-galon, yung 10M. Kasi may nabibili na ako dito, 200 ang galon. Nakaipon na nga ako ng maraming galon. Iaano ko yun, lalagay ko na lang ang halaman. Iipon ko. Iipon ko yung mga galon para... Ito na guys yung palaman natin. Nilagyan ko pa ito ng bawang. Ubusin na lang natin yung kamatis. Kasi masarap yung kamatis sa inihang. Yun nga, sorry, ay sinasabi ko kanina, yung ating sugar ay depende sa kinakain natin. Kailangan din, bantayan natin yung bawat kinakain natin. Gusto mo bumaba agad ang sugar mo, isang beses na lang kumain ng kanin, brunch na. Sa mga 10 o'clock na umaga, ganyan, mag-rice ka na. Maski 2 cup ng rice pwede. And then sa hapon, huwag ka na mag-rice. May ulam lang or tinapay, pero kailangan ang kain mo nun before mag 4 o'clock. Kasi dapat after 4, wala na naman siya nun. Magsibin wala ka nakakainin. Water, water ka na lang. Ito nalagyan ko na lang ito ng bawang pa pala. Sandali ha, ipukuha ko ng bawang. Guys, hindi pa ako nakakabili ng likdikan ko ng bawang. Nalimutan ko nang pumunta kami ng Palengke. Next week na lang bibili tayo. Hindi tayo ng likdikan ng bawang. Kasi ang bawang mas masarap kasi siya pagka dinikdik mo siya talaga. Dinikdik mo siya bawang. Yung pisang, yung dikdik na dikdik siya talaga. Ganun mo nga yung ihawang ko dyan, sa ilalim. Alam mo yun, di ba? Dyan, nasa gilid siya ng mga kaldero. Sinugasan ko. Guys, yung ating ihawan, medyo na ano na yung kabila, kaya dito tayo sumukan natin sa kabila. Ugasan ko pa yan. Dali lang po, didikitin ko pa yung bawang para mabango, mabango. Kailangan po isang pisa eh. Pinagawa ko po, hindi ko muna tinatanggal ng balat. Pag dikdik mo, natatanggal na yung balat. Saka muna lang siya isa-isahin, alisin ang balat. Kaya didikdikin mo siya muna. Para mas mabango ang iyong inihaw. Maski mag-isa kayo, mag-isa ng mga pagkaulam, mas masarap ang dikdik ang bawang. Tsaka mas marami ako maglagay ng bawang. Mabawang po ako kasi huwag ko mahilig ako sa bawang. Hindi naman ako aswang. Hindi kasi healthy ho yung bawang sa katawan. Healthy po siya. Dali lang po. Lisin muna natin yung mga balat-balat. Tapos ihalo na natin dito. Halo-halo lang siya. Mga beses kung mahal. Halo-halo lang siya sa sibuyas, kamatis, at bawang.
Tapos, ilagyan na natin siya ng konting asin. Ilagay po muna natin ito sa tabi. Gusto ko hugasan muna yung aking lulutuan. Hugasan muna natin ito para hindi na siya mainitan. Iinitin ko na siya. Ay naku, pag tumatanda na talaga yung sugar natin, babantayan. Yung kinakain, maski hindi kayo lahi ng diabetic, magkakaroon ka kung nagda-diabetic ka, kung hindi ka aware sa mga kinakain mo, well, kaya dapat talaga pag 30 above na yung age, hinihinay na sa matatamis. Kasi ako noon wala eh, hindi ko yung binantayan yun, bali wala, kain ako ng kain, walang tigil sa kakakain yun, hilig pa naman ako sa matamis, kaya ayan, sugar ko ay, kailangan na bantayan na nabuti ang sugar. Sabunan natin kasi nandun ko sa cabinet, baka. Babalik mo sa dahon ng saging. Yan pang bibigyan ko inihawan. So, ihawan ko kasi sira na yung bato. Mag-i-up mo siya sa pagkagalan. Kaya hindi pala maganda rin yung bato ihawan. Maganda pa yung nakahanap ako ng parang bakal. Siguro mas maganda pang humurahin lang. Kasi pagkagalan eh. Hindi ko alam kung saan ako magluluto dito, pareho na parang dumidikit na yung baros dito. Mukha na lang natin dito. Inipin na natin siya para paglagay ng bangus. Inipin na siya. So guys, kompleto na yung ano natin, ilalagay sa fish. Meron na tayong bawang, sibuyas, kamatis. Lalagyan na lang natin siya ng black pepper. Pati dito sa mismo fish, lagyan natin siya ng asin. Pagpahiran natin siya ng asin. Ito. Yung buong katawan ng pati yung ano niya, yung balat niya. Lagyan natin ng asin. Katamtaman lang. Huwag marami. Tapos, lalagyan din natin ng black pepper, yung isda mismo. Alam nyo, mga beshies guys, pinabibili akong black pepper sa palengke na peke dati. Walang anghang, walang ano. Kaya pala mura, may mga peke palang black pepper. Kaya ingat kayo magbibili ng black pepper sa palengke. Merong mga peke. Ayan, lalagay na natin yung ating ibababa ko konti yung camera guys para makita nyo. Ayan, nakikita na ba? Ayan. Ito.
ito guys, nilalagyan na natin ng palaman. Ang isa. Ayan, punong-puno. Tapos pag sinalang yan, ganyan lang yan. Nasalang ko siya pag ganyan. Ayan. Tapos na yung isa, itong isa naman. Itong isa ilagay natin dito. Ito yung isasalang natin mamaya pag mainit na yung ating mantika. Ay, mantika, yung ating lutuan. Wala, hindi po nilalagay ng mantika kasi inihaw ko ito. Ayan, ganun ulit. Black pepper. Tapos, nilagay natin ng konting asin. Kasi, aalat masyado. Ginagawa po ng sausawan kasi. Gagawa rin ako ng bagong sausawan. Asin sa balat. Ipiskisan yung balat ng asin. Kabilaan. Ilagay na natin yung natitirang mga kalamang. Masya lang siya sa dalawang isla. Ayan. Punong-puno ng palaman. Tapos, ganyan lang natin siya. Tutupiin. Maski lumabas siya mamaya, may lumabas na pang palaman, okay lang. Tutupiin na lang natin. Ayan po siya. Medyo pagdahan natin yung sa kabila, masyado mahigpit itong isa. Yan, dapat ganyan lang. Hindi natin pagsasabayin, isa-isa lang ang paglagay natin dito sa lutuan natin. Kasi hindi siya pwedeng masikip. Kapasan ko muna konti para mainit ang ating lagayan. Pag ilalagay na, hinaan na lang ulit. Ayan, mainit-init na siya. Hinaan natin. Hindi naman siya bubuka, basta tutupin mo lang. Okay lang yung pag may lumabas. Kasi nakakain din naman yun. Natin ng takip para yung init niya hindi lumabas. Ito yung isasalang natin maya after ng isa. Lagay muna natin siya sa pinggan para mamaya siya naman isasalang natin. Ayan po. Ito po isasalang natin yung pangalawa. Tabi muna natin siya sa loob.
Yan guys, ligpit-ligpit na ulit sa mga ginamit. Salam-salam na lang tayo. Na-prepare na natin. Gasin ko yung aking lagayan ng ano. Ito yung aking asin. Black pepper. Nugasan ko kasi yung aking kamay. Bago kayo pumili ng black pepper, ako ngayon tinitikman ko na siya. Sa pagtikim mo, doon mo nalalaman kung original o hindi. May lasa siya, may antal, may tumahat siya talaga. Na-teki na ako bumili ng black pepper na yun sa talingki. Kinapal ko lang yun lang kasi walang gamit. Sabi nila yung iba ginagamit o yung buto ng papaya, ginigiling. Siguro merong ano, inahaluan mo lang ay mas marami yung buto ng papaya. Kasi walang kalasalasa. Sa pagbibili-bili ng black pepper sa palengke. Minsan maski sa mga supermarket, meron din akong nabili na hindi naman lasa ng black pepper. Medyo mura na, pero hindi rin naman lasa. Iba talaga ang original. Meron ako binibilihan doon ng mama. Talagang tiwala ako. Kasi hindi ko na siya masyado nakikita. Hindi hirap ko makita. Nahanap ko ngayon. Yun talaga original ang tinda niya. Doon nga ako nakaalam sa kanya yung totoong black pepper. Sa kanya ko nga na-differentiate ko yung original na black pepper. Hindi ko lang alam kung tumigil na siya magtinda o dalhin lang yan sa palengke ng imus, paikot-ikot eh. Ikot lang yun doon. Tapos kung pupunta ako noon, nakikita ko siya madali. Yung naubusan na ako, bibili ako ulit. Hindi ko na siya makita. Kaya, hindi pa rin ako tiwala sa nabili ko. Iba talaga pag yun, doon mo sa, nakabili ka sa original na black pepper. Kaya mga beshies, yun. Ito siya. Pinagputok-putok na yung bangus. Yung balak ng bangus. Okay. Antayin na lang natin siya magluto at pakain na siya tayo. Okay guys, babalik ako pag maluto na siya. May sabon pa yung ating okay, babalik tayo mamaya pagka luto na yung ating nilulutong bangus para makita nyo yung finished product. Ano na bango sa top grill lang po, top grill lang. Ganito. Okay guys. Kamala ulit. Babalik ako ha. Okay. Thank you. Good morning.